So yun guys, magwa-wiring na ako ngayon dito sa entrance. Ayan. Tapos kukunin ko na siya dito papunta sa switch. Ayan, papababa natin yung dalawang return. Tapos mayroon tayong three-way. Ayan, papunta yan doon. Ayan, three-way yan. So guys, isang maulang hapon dito sa aming site ngayon. Ayan, update tayo ngayon sa aming project dito sa San Juan. Dito ako ngayon sa malaking bahay. At nasa part ako ng entrance. So ngayon, tuturo ko ngayon yung mga pagbabago na nangyari dito sa aming project na to. Tapos, dito kasi ay nagkaroon kami ng partition. Pagpasok mo ng entrance, ayan, mayroong ano dito, drywall. So, dahil ang purpose nito, pagpasok dito ay mayroon muna siyang sanitizing area. Dahil sila nga ay doktor, ayan, doktor kasi may-ari nito. Kaya mayroong lababo, magkakaroon ng lababo dyan. Tapos magkakaroon kami ng countertop outlet dito. Ang height ay 100 cm, isa dyan, isa dito sa gitna at isa doon sa dulo. Tapos, ang dating switch namin na nandito nakalagay, na kung nakikita nyo yung mga video namin nung una, ay nawala na dito ngayon. Yan, inalis na dito. Bali, meron na lang dito ang dalawang ilaw. Yan. Isa doon, isa doon. Tapos, ang switch niya dito ay nandun na. Pagpasok ng may-ari, isi-switch niya dito. At, naka three-way siya. Ayan o. Doon yan, nakapasok sa loob, naka-3-way yan. Pagpasok dito, isi-switch nila. Tapos, siyempre, pagpasok nila ay ipapatay na nila yung ilaw dito sa area. Ayan, pagpasok nila ay magsasanitize muna sila dito. Yung iiwan nila yung mga gamit nila. Dito sa area na to, may kabinet dito yan. Ayan, taas at baba, may kabinet yan. Dahil nga, iniiwasan nila na makasalamuhan nila yung kanilang pamilya ay maiwasan yung kadala sila ng virus dito sa loob ng bahay. Yan. Yan, kung nakikita nyo, yan, yung wall na yan, wala dati yan. Kasi, diretso dati yan doon sa kabila. Bali yan, ay, clean kitchen na, lapitan ko. So, yan ay naging clean kitchen na. So, mayroong dyan, range. At mayroong mga outlet dyan, countertop. At doon, countertop. Tapos dito mayroong ref at mayroon ding countertop outlet doon at yung rain suit namin ay nandun. Tapos dito yung living. Ito na yung living area. Pagpasok dito ay mayroon ditong switch. Yan. So mayroon lang anim na ilaw dyan na pin light. Tapos mayroong kabilaan cove light. Tapos ang switch ng cove light ay nandun. Ang switch ng ating pin light ay nandito. Yung anim na pin light dito. So, ito yung sinasabi kong ka-3-way noong nasa entrance na yon. Pagpasok nila, papatay na nila yung ilaw dun sa entrance. Tapos, yan yung switch ng mga wall lamp at yung ilaw dun sa labas sa canopy. Yan. Shoutout sa ating mga magigiting na mga si Yuyong, mga trabahante. Oh, mahihayin ka na ngayon sa camera yung ah. Ito si Lester, hindi ito mahihayin. Yan. Start lahat yan. Ano? Oh, ganyan. At dito si Danny. Ito yung dirty kitchen dito sa area na to. Ayan, nagta-tiles na si Danny Boy. At dito pala, kung makikita nyo yung forma ng aming utility box, nakapahalang siya. At ang height nito ay 120 cm. Nakapahalang yan guys, dahil ang purpose nung may-ari, madali niyang malaman kung saang ilaw yung kanyang bubuhayin or saang ilaw yung kanyang papatayin. Kasi halimbawa, ang kagaya niyan, yung ilaw kasi dyan ay apat na hilera. Isang hilera doon, isang hilera doon sa pangalawa, pangatlo, pang-apat. So bali yun, isang switch doon, isang switch sa pangalawa, isang switch pangatlo, isang switch sa pang-apat. So bali ang ilaw dito ay 16 piraso yan. So binago namin yung layout namin dahil nga sa sobrang dami nung ilaw na na dinagdag, hindi na pwedeng gamitin yung
dating layout, kaya nagpanibago akong layout. Ayan, no, nagwa-wiring na ako dyan. At ayan yung layout ko. Ayan, simpleng layout para madali tayo makapag-wiring. Ayan, tapos dito tayo bumaba nung ating switch. May switch pa dito. Ayan, sa area na yan. Yung ano, para dito sa clean kitchen. So ayan guys, halimbawa, yung kagaya yung sinabi ko kanina, madali niyang malaman kung saan yung bubuhayin niyang ilaw. Halimbawa, yung ilaw na nandun, dito banda yon. Sa area na to, yung pangalawa, switch na ilaw. Switch ng ilaw ay pangalawa nandito. Tapos, yung pangatlo. Tapos, yung pang-apat, pang-lima. Subali, may yung limang switch dito kasi yung isa nandun. Solo din yon dun. So, dito banda yon. So, kung saan banda yung ilaw, nandun yung switch. Ayan. Pasok tayo sa dirty kitchen. Ayan. Saan hindi pwedeng umapak? Sa dito. Ayan, basa pa. Hindi pwedeng apakan doon. At doon, basa. So, yung SPO natin dito ay magagamit na yan dahil mayroong ano dito, freezer. At dito ay mayroong ref. At dito ay mayroong tatlong countertop outlet. Ayan, tag 100 cm ang height. At nandun yung range nakalagay. Ayan. May isang square box at mayroong utility box. Kasi yung kanilang gagamitin dito ay mataas yung watch nung ano nila, nung kanilang range. Ayan. So, malaking ano yan, yung outlet niya. Yung pang range talaga. Ayan, tapos ang range hood niya nandun. So, bali dito ay mayroon lang ditong dalawang ilaw, isa doon at isa doon. Dito sa dirty kitchen. Tapos dito pala, sa pagpasok mo yung trans, mayroong isang ilaw. Ayan. So, dito ay mayroon tayong router. O, ibig sabihin, nandun yung, dito yung pwesto ng ating internet. Dito, pag-akyat mo ng hagdan, mayroong internet dito. Router, ayan. Dito ilalagay yun. Tapos ito, nilagay ko lang dito. Magka-linya. Para hindi siya kalat tingnan yung ating mga utility box. Ito ay para sa switch ng 3-way. Pag-akyat nung hagdan. So, ginanyan na rin natin horizontal para pare-parehas ang mukha nung mga switch na nandoon. Ayan. So, yan. Abang-abangan po natin yung mga kaganapan sa aming project. So, yun guys. Magwa-wiring na ako ngayon dito sa entrance. Ayan. Tapos, kukunin ko na siya dito papunta sa switch. Ayan. Papababa natin yung dalawang return. Tapos, mayroon tayong 3-way. Ayan, papunta yan doon. Ayan. 3-way yan.